guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko lang sa inyo yung ginawa ko while staying at home since these days talaga hindi pa mag-open yung mga salons, hindi ka pa pwedeng magpa-treatment ng hair mo. So nakaisip ako ng isang bagay na pwede kong i-share sa inyo na ginawa ko na din naman na makakatulong sa ating lahat para kahit papano naman ma-fight natin yung dryness ng hair natin. Especially sa amin, ang ginagawa talaga namin na pampalipas oras these times na wala kaming masyadong ganap sa buhay dahil nga merong quarantine pa din, nag-home gardening kami. So ayun, medyo umitim-itim na nga din. So today, ang gagamitin natin is yung mga bagay na nakikita natin sa loob ng ating mga kitchen. So ano nga ba ang mga to? Actually, masyado na tayong familiar dito sa virgin coconut oil, di ba? So ito yung one ingredient na gagamitin natin for our hair mask para ma-fight natin yung dryness ng hair at saka be, talaga magsi-straight yung hair. Magsi-straight. Tsaka gagamit din tayo ng honey. Yan, gamit tayo ng honey. Marami talagang positive benefits yan. And I ordered this online. I've got yung almond oil. So, ito is for cosmetic use. Pero organic din siya. Sa craftology. Yan. So, sweet almond oil for cosmetics. Let's get started. Ayan. So, mix muna natin sila. Una, yung gagawin ko is, kukuha ko ng sweet almond oil. Dito lang. On my bowl, maglalagay ako ng 1 ml. I also got yung syringe. Syringe na 3 cc lang. Para hindi mahirap mag-extract. Kasi pagka gantong dropper lang, ganyan, ang hirap eh. Tapos wala pa siyang label. Wala siyang mga measurements kung 1 ml na ba, ganun. So, I'll be using mga 1 ml ng aking almond oil. And then, kuha tayo ng 1 ml din ng virgin coconut oil. And then, honey. Maglalagay tayo ng mga 2 tablespoons ng honey. Yan, ito. Actually, yung brand nito is Member's Mark. So, whatever honey naman, it will do naman for your hair. Tapos, ito pala, Craftology. Yung almond oil ko is from Craftology. So, ayan. 2 tablespoons of honey on your bowl. So, ayan. Tara na, be! Dito na tayo! Ayan. So, ito na siya. Ito na yung magiging itsura niya after. So, yan lang. Ang bango. Combine everything together. Yan. Tapos, parang ganyan lang siya, be. Ayan. Medyo malapot talaga to. And then, right after that, I also got yung sprayer for my hair. Kasi, kailangan natin mag-spray ng water sa hair. Ito na pala yung hair condition ko. After 2 months of not going to salon, walang ganap, walang gupit, walang treatment, walang hair coloring, wala yan. So, tingnan mo, sobrang, actually, hindi ito, mas malala pa ito nung hindi pa ako nagaganto. Sobrang dry talaga siya. Ang dry, sabi nga ng anak ko, Mami, ang pangit ng hair mo, para daw yung wire ng kuryente. Kainis, grabe ba yung kuryente. Ayan o. O, diba? Tapos, actually kasi, it turned ganito na. Pero yung unang kulay nito is parang sage. Para may pagka-green, ganyan. Tapos, syempre, yung undertone nun, pag right after na mag-wear off na yung color niya, nag-wear off kasi talaga yung, magiging ganito na siya. Yan. Ang dami ko ng fall off. Talagang ang daming hair fall every day. Kasi nga naman talaga, number one, stress. Your hair will fall because of stress. Tapos mga free radicals around us. Sobrang daming free radicals dito sa city, di ba? Yun. So, ang dami kong fall off. Kaya, nakakalimun ako. Without further ado, let's start this. Spray water on my hair. Kasi,
bakit tinatanong, bakit mag-spray ng water sa hair? Kasi, knowing na si yung honey kasi, masyado yung malagkit sa ating hair. So, kung sa skin, it will do na you can apply it directly on your face or on your skin. Pero pagdating sa hair, hindi be. Trust me. Mapuputol yung hair mo kakabag. Sobrang lagkit. Malagkit. Remember, malagkit. Safe gamitin kasi these are all natural. Ayan na, medyo damp na yung hair ko. Tapos, what I'm gonna do is to section my hair para hindi mahirap yung pag-apply. Section ko muna siya. Hindi mahirap mag-apply. Ganyan. Pwede din gawin ng mga boys, ha? Hindi lang to for girls. This is for everyone. This is for everyone na may buhok. Pwede rin sa walang buhok. Excuse me. Pwede rin sa walang buhok, babe. Though wala silang hair strand, but still, they have those hair follicles. Diba? Yeah! Pwede pa rin yan. Meron pa rin silang scalp. So, let's get it on. So, ayun. I add on pala mga 2 ml ng water para lang ma-break yung pagiging malagkit nito. Sobrang malagkit kasi niya talaga. Baka ano. Tapos, I'll be using my hand na lang. Kasi gusto ko talaga siyang i-ganyan. I-rub ko lang. Ayan. Tapos, put on your hair. Ayan. Ganun lang siya kabilis, be. Ganyan. Sabi nga nila, what are the benefits ba yan? Ano ba yan? Kasi, as I read, yung virgin coconut oil, alam naman natin yan, di ba? Almost lahat naman ng mga ano natin, parents natin, ng mga lola natin, ng lola ng lola ng lola natin, di ba? Nakausap mo ba yun? Hindi naman. I mean, coconut oil talaga has a lot of benefits, di ba? Lalo-lalo na sa hair. So, yung isang maganda dito, sa virgin coconut oil, it adds volume. Sabi na lang natin, bawas-bawas ng dandruff sa hair. Nakakabawas siya ng dandruff sa hair. Pero do not put too much ng coconut oil on your hair kasi nagiging dull looking din siya. Yung lalapat napapasobra yung langis mo sa buhok mo, di ba? Parang dull looking din siya. Yan. Tapos, sasabi naman nila, yung almond naman has a lot of benefit. Hindi lang yan sa hair, pati sa skin. May mga benefit din siya na binibigay para sa skin. Yung, meron kasi itong emollient and humectant properties. Yung emollient properties ng almond oil, ito yung nagsusmoothen ng hair follicles. And then yung humectant property naman, siya naman yung nag-retain ng moisture sa hair strands. So, with moisturizing and locking in yung shine, syempre, kaganda talaga yung hair. Wow. So, this is gonna be the last section. Ayan, ubusin na natin siya. Tapos, yung honey, maganda talaga siya sa hair. Kasi, marami siyang benefit na ibibigay sa hair mo. Yung shine, yung moisture, yun. Tapos, yung almond naman, yung almond oil, mataas siya sa vitamin E. Di ba? So, nakakaganda talaga ito ng hair. At saka meron siyang omega-3 fatty acids, which helps yung phospholipids ng hair natin. Yun yung isang nabasa ko na nakakatulong daw siya sa phospholipids ng ating mga hair. Ubusin na natin to kasi sayang. I'll be gathering all my hair. Ganyan lang. Ayan. Tataas ko lang siya. And I'll be putting on ito. Kasi wala din akong hair cup. Ubus na. So wala na. But this will do. Kung may cling wrap kayo, carry na be. Kung wala din kayong ganito, pwede namang tela, pwedeng towel, ganyan. Medyo basa-basain mo na lang din ng warm water. Tapos ilagay mo yan sa hair mo. Carry na yon. Actually, ganito lang. Igaganyan mo lang siya sa hair mo. Yan. Ikot-ikot.
Wait, pwede to sa boys ha? Hindi lang to pang girls. Pwede rin to sa boys. Lalo na kayo ngayon mga boys, mga long hair na kayo. Maganto na din kayo. Walang gupit-gupit. Ay, mag-open na pala sa June 7? Ano ba yan? I'm sorry. Yan. Ganyan. So, mag-iintay ako ng 30 minutes to 1 hour para mag-warm yung aking hair. Para lang mag-soak in siya sa mga strands. Tapos, gagawin ko pati ganito. Lalagyan ko siya ng towel para masaya. Hindi, para mas lalong uminit. Yan. Para mas lalong uminit. Ganon. Diba? Yan. So, after 30 minutes, after 30 minutes, I'll be going back to check on you and to check on my hair. Tingnan natin kung anong ganap. Ha? After 30 minutes back! And, tapos na rin ang 30 minutes na aking paghihintay. And then, I'll be washing on my hair. Magsha-shampoo pa din ako as usual. Kung ano yung shampoo na ginagamit nyo, pwede nyo po yung gamitin. Magsha-shampoo kayo and right after, babalik. See you later! So, ayan guys, I'm done washing my hair. Blower. Yan, ano lang to ha? Nasa cool mode lang siya. Breezy air. Ay, eto tip. Pag gusto niyo magkaroon ng volume yung hair niyo, huwag niyo iganto i-blow dry ng ganito. Pa ganun. Kayo po, pa ganyan. Pa ganyan. Yan, pa ganun. Ganun yung i-blower. Ang bango na. Tapos meron din siyang, ano, twist ng virgin coco na to. Mabango. Try nyo na. Try nyo lang. Actually, yung first na paggamit ko nito, hindi ako nag-shampoo. Tapos, nag-retain yung oil ng almond and nung coconut. Tapos, the other day ako naligo, nung morning. Then, mas maganda. Ang ganda, promise. Sobrang talaga yung mga bagay na nandyan lang din sa kitchen mo, no? So, eto na, mga sis. After taking a bath, ito na yung hair ko. Ayan. Ayan. Medyo nagkaroon na siya ng buhay. So, this is the hair na na-shampoo ko right after using these products. Right after using yung mixture natin kanina. Pero, na-try ko rin siya yung previous day na yung mixture ko, winash ko lang siya with water alone. Pero, gabi yun. And then, medyo dull looking lang siya because of the oil na nag-stay sa hair ko. And I let that stay for overnight. And then, early next morning, nag-bath agad ako, nag-shower ako. Na-wash ko yung mga oil na nag-stay sa hair ko. Nag-shampoo ko as usual. Yun lang, yung usual na ginagamit kong shampoo. Tapos, nung pag-wash ko sa kanya, and then I dry up my hair, talagang ang ganda po talaga ng effect. So, ito siya. Ito yung effect ng product na na-shampoo ka agad. Pero, I suggest na yung kung first time mong gagamit, huwag ka munang mag-shampoo. Let the oil soak on your hair overnight. And then, pasensya sa alaga namin pusa. Nag-niyaw. Ayan. So, this is our video for today. So, if you guys like this video, please like and comment down below. Tapos, pwede pa kayo mag-suggest ng kung ano yung mga gusto nyo i-review ko next days or next time na mag-video ako. Yun. And I hope you guys stay safe and healthy for this trying times. And always wear your smile kahit na ano pang trials meron tayo ngayon because God loves you, God loves us all, and don't surrender. Kaya natin to. So always smile because smile is the most beautiful makeup that a person can make.